Nang sa wakas ay tumawag si Micaela pagkatapos ng halos 2 oras. Samira, nasa emergency room yung baby mo. Kaya pala kulay blue ang balat niya dahil kulang siya sa oxygen. Malungkot na pahayag ni Micaela. Napahagulhol siya sa narinig. May idea na siya sa kondisyon ng anak na makita pa lang ang balat nito. May kaklase kasi siya dati sa elementary na tinatawag nilang blue baby. Kahit may chance naman talagang mag-survive ang anak niya, kahit may kondisyon itong ganun ay hindi niya pa rin maiwasang mapahagulhol. In fact, gusto niyang magwala. Puro na lang pasakit ang nakukuha niya lately. Okay lang sana kung siya lang, kaso pati yung baby niya. Inaalo na siya ni Manang Guada pero walang nag-iba sa nararamdaman niya. Hindi niya magawang kumalma. Si Manang Guada na lang munang nakipag-usap kay Micaela na nasa kabilang linya pa rin. Kahit hapo ang katawan niya ay nanatiling dilat ang mga mata niya hanggang madaling araw. Gusto niyang pumunta sa ospital. Gusto niyang magpasundo sa ambulansya para masamahan ng bagong silang na anak. Maya't maya namang nagbibigay ng update sa kanya si Micaela. Umaga na yata siya nakatulog dahil sa sobrang pagod sa walang tigil na pag-iyak. Ginising siya ni Manang Guada na mag-alas 7 ng umaga para pakainin. Mabilis na tiningnan niya ang phone. Wala pang tawag kay Micaela. Bumangon siya kahit pinigilan ng katiwala. Naligo siya saka nagbihis na mabilisan. Nagpatawag siya na masasakyan niya papuntang ospital kahit hinang-hina ang katawan. Gusto niya pang pakiusapan ang driver na paliparin nito ang sasakyan para marating nila agad yung ospital. Nang makarating ay gusto na niyang takbuhin ang emergency room. Tinatawagan niya si Micaela pero hindi pa nito nasasagot yung tawag. Muntik pa siyang himatayin nang sa wakas ay nasa harap na siya ng emergency room. Nakita niya si Micaela na kausap ang doktor. Kahit hirap na sa paglakad ay lumapit siya. "We did everything we could. I'm sorry but the baby didn't make it." Malinaw na malinaw sa pandinig niya ang sinabi ng doktor. Hindi na siya nakakilos pa. Ang tanging narinig na lang niya ang pagsigaw ni Micaela bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ngayon lang niya naramdamang nag-iisa lang talaga siya. Sumasabay yata sa nararamdaman niya ang lagay ng panahon sa araw na iyon. Hindi niya alintana ang mga patak ng ulan habang nanatili siyang nakatayo sa harap ng puntod ng anak. Sa tarlac niya pinalibing ang anak para malapit sa kanila. Gusto niyang madalaw ito lagi. Masakit na masakit sa kanya na kailangan ipalibing niya agad ito. Ni walang nakakaalam at nakikiramay sa pagluluksa niya maliban kay Manang Guada. Nasa tabi niya to kanina at siyang nagpapayong sa kanya kaso sa lakas ng hangin ay bumaligtad ang payong. Inaya siya nito magpasilong muna pero hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Inutusan niya lang itong iwan muna siya. Walang nagawa ang matandang katiwala kundi pumunta sa ilalim ng malaking kahoy at pinagmamasdan lang siya. Ang agos sa mga luha niya ay sumasabay sa mga patak ng ulan. Basang-basa na siya pero wala siyang pakaalam. Naaawa siya sa anak. Hindi man lang alam ni Art na isinilang niyang anak nila at agad din namang binawi ng langit. Napahagulhol na siya. Ni hindi man lang niya nakuna ng picture ang anak nung buhay pa ito. Ang tanging larawang meron siya ay yung hindi na ito humihinga. Ang sakit-sakit sa puso niya bilang ina na hindi man lang niya nahawakan ng matagalang sanggol na dinala niya sa sinapupunan ng 9 buwan. Sinisisi niya ang sarili. Pakiramdam niya ay na-observe ng anak niya ang lahat ng dalamhati niya habang pinagbubuntis niya ito. Kaya siguro sa puso nito dumirekta ang epekto nun. Alam niyang hindi man talaga yun ang dahilan, pero hindi niya maiwasang isipin yun. Mula nung nalaman niyang buntis siya na sumabay pa sa naging problema nila ni Art, wala yatang araw na hindi siya umiiyak. Tama nga si Manang Guada, masama ang naging epekto nun sa bata. Nasa malapit lang ang bahay nila,
Gustong-gusto niyang tumakbo sa mga magulang niya para humingi ng lakas sa mga to dahil hinang-hina ng pakiramdam niya physically at emotionally. 2 araw pa lang mula nung mga anak siya, kailangan niyang tumayo kahit sumisigaw ng soklolo ang katawan niya. Walang ibang mag-aasikaso ng libing ng anak niya. Si Micaela kasi ay nagpaalam agad kahapon. May flight ito papuntang Australia. Hindi niya naman magawang sumama ang loob na hindi man lang nito nahintay ang malibing ang anak niya. Sobra-sobra na ang nagawa nito para sa kanya. Nanginginig na ang buong katawan niya sa lamig. Magsisimula naman yatang magdilim ang paningin niya. Mabuti na lang at nasa tabi niya uli si Manang Guada. Halika na Ining, baka mapaano ka na naman. Umalis na tayo at mukhang papuntang Bagyo na ang ulan. Napatingin siya sa babae. Kiming ngumiti siya rito. Salamat Manang at sinamahan niyo ako. Naawang tiningnan lang siya nito habang tumatango. Nasa balikat na niyang isang braso nito na inaalalayan siya. Dahil hindi naman siya makauwi sa kanila, ay tumuloy muna sila ni Manang Guada sa isang lodge sa bayan. Kumuha siya ng isang room para rito at isa para sa kanya. Bukas na lang sila babalik ng Tagaytay. Mananatili muna siya roon habang pinagluluksapan niya ang anak. Hindi pa niya kayang humarap kahit kanino. 1 linggo siyang nanatili pa sa bahay ni Micaela. Mula nung umalis ito papuntang Australia, ay hindi na ito tumatawag sa kanya. Ang daddy niya ang panay ang tawag, pero hindi niya sinasagot. Pinapadala lang niya ng text na okay naman siya. Mas nagiging makulit naman ito dahil nga nag-aalala sa kanya. Nagtataka marahil kung bakit ayaw niyang sagutin ang mga tawag nito. Tumigil lang ito nang sabihin niyang uuwi siya sa Sabado. Kahit buong araw at gabi siyang umiiyak, ay parang hindi yata nauubusan ng luhang mga mata niya. Sa 7th araw mula nung mamatay ang anak, ay napagpasyahan niyang puntahan si Art sa bahay nito. Sasabihin na niya rito ang tungkol sa namatay nilang sanggol. Karapatan nitong malaman yun. Susugal siya kahit malaki ang posibilidad na maaari nitong itanggi ang bata dahil sa inaakala nitong pagtataksil niya rito. Bumuntong hininga pa siya habang nakatitig sa bahay nito sa Maynila. Bahay talaga yon ng mga magulang nito, pero ibinigay kay Arto nag-aaral to sa Maynila. Ilang beses na rin siyang nakapunta roon. Sakto namang may lumabas na katiwala sa gate. Sa tingin niya ay baguhan ito, dahil hindi na naman ito nakita dati na nagpupunta siya roon kasama ng mami niya. Noong hindi pa naibigay kay Art ang bahay, ay madalas ding bumibisita ang mami niya roon, kasama siya, kapag hindi na uwi ng Tarlac ang mama ni Art. Agad na lumapit siya sa babae. Nariyan ba si Art? Nagtatakang napatingin sa kanya ang katiwala. Ay, sino po sila? Curious na tanong nito. Diyan ba siya umuwi lagi? Dito nga ho umuwi si Sir Art, pero umalis na po sila papuntang Europe kasama ni Ma'am Jessa. Kahapon lang po ang flight nila. Natigilan siya. Yun nga pala ang sabi ng mama ni Art. More or less 6 months lang ang pananatili pa ni Art sa bansa. Na-postpone lang kasi ang paglipad dito papuntang Europe dahil sa malaking project ng kumpanya ng mga ito. May kailangan po kayo sa kanila? Napakurap-kurap siya para pigilan ang mga luha. Nagpasalamat na lang siya sa babae at saka umalis na. Sa loob ng sasakyan na siya tuluyang napaiyak. Sana pala'y pinuntahan niya to agad. Pagod na talaga siya sa pag-iyak. Hindi niya alam kung kailan titigil ang pagsulpot ng mga pangyayaring magpapaiyak sa kanya. Tumunog ang phone niya kaya't napatingin siya roon. Nang tingnan niya yon, inakita niyang ang daddy niya ang tumatawag. Nangako nga pala siyang uuwi sa araw na yon. Napabuntong hininga siya. Didiretso na nga lang siya sa bahay nila. Ipapakuha niya na lang sa driver nilang mga gamit niya sa Tagaytay. Nakaligpit na ang mga yon at konti lang din naman ang mga gamit niya sa bahay ni Micaela. Hello, Dad?
Pinilit niyang magtunog ng kaswala. Samira, are you okay? Agad na tanong nito. Nahihimigan siguro sa boses niya na galing siya sa pag-iyak. Si Samira yan? Ang anak natin? Hindi na siya nagagawi rito. Kakausapin ko siya. Bigla niyang narinig ang boses ng ina sa background. Samira, anak, umuwi ka na. Miss na kita. I'm sorry, anak. Ang sama kong ina. I'm sorry, anak. Humahagulhol na sabi ng ina niya na kinuha sa daddy niya ang phone. Napasinghap siya sa narinig. Ang tagal niyang hinintay na kausapin siya ng mami niya. Mami? Mami? Yun lang ang nasabi niya at puro iyak na ang kasunod. Kanina pa nakatingin sa kanya ang driver ng taxi na sinasakyan niya. Ito ang sinakyan niya papunta sa bahay ni na Art at pinaghintay niya ito. Mabilis na nagpahatid siya rito sa bahay nila sa Tarlac. Hindi niya alintana kahit magkano ang magastos niya sa pagtataksi pa uwi sa kanila. Gusto na niyang liparin ang kinaroroonan ng mga magulang niya. Mabuti na lang at mabilis magpatakbo ang driver dahil na rin sa pakiusap niya. Hindi pa man naihinto ng driver ang taxi ang sasakyan. Nang nasa harapan na sila ng bahay nila, ay binuksan na niya agad ang pinto nun. Hindi na siya nagtanong kung magkano, basta kumuha na lang siya ng pera sa wallet niya at ibinigay sa driver. Hindi na niya binilang kung magkano yun, pero alam niyang sobra-sobrang binigay niya. Malayo pa lang sa kanila ay nakita na niya ang mami at daddy niya na naghihintay sa labas ng bahay nila. Nang makababa na siya ng taxi, ay ang mami niya mismo ang tumakbo papalapit sa kanya. Ano ko? Mahal na mahal kita, anak. Patawarin mo ko. I'm sorry, Samira. Iyon agad ang salubong ng ina niya sa kanya, saka siya niyakap na mahigpit. Iyak lang siya ng iyak na nakayakap din sa ina. Ang daddy niya ay hindi na rin napigilan ang mapaiyak sa naksaksihan. Lumapit ito sa kanila sa kaniyakap silang pareho. Masaya na malungkot siya ng mga sandaling iyon. Masaya dahil sa wakas ay okay ng kalagayan ng mami niya. Isang palatandaan doon ang paghingi nito ng sorry sa kanya. Malungkot dahil kahit okay na sila ng pamilya nila, ay hindi pa rin niya masabi ang tungkol sa baby niya dahil sa takot na baka hindi ulit yun mahandal ng ina. Pinupog siya ng halik ng ina sa buong mukha at sa buhok. Pumasok sila sa loob nang hindi siya binibitawan ng mami niya. Parang ayaw nitong mawala siya sa paningin nito. Ikinuwento ng daddy niya na ilang araw na siyang hinahanap ng mami niya. Kaya nga raw panay ang tawag nito sa kanya para pauwiin na siya. Hindi magkamayaw ang mami niya sa loob sa katatanong kung saan siya nagbakasyon ng ilang buwan. Nasabi kasi ng ama niya rito na kasalukuyan siyang nagbabakasyon. Katulad ng sinabi niya sa daddy niya, ay sinabi niyang doon muna siya tumira sa bahay bakasyonan ng isang kaibigan niya. Matamang pinagmasdan ng mami niya ang kabuuan niya. You look different. Bakit ang lungkot-lungkot mo pa rin? Andito na si mami. Naniniwala na ang mami sa lahat ng sinasabi mo. Mas kilala kita bilang anak kaysa dun sa bastos na nagpadala ng mga larawang yun. Gusto kong paimbestigahan natin yun at... Ma'am, huwag na muna natin pag-usapan yun. Ang importante, pinaniniwalaan nyo na ako ngayon. Yun talagang mahalaga sa akin. Hindi nyo kailangan humingi ng tawad dahil naiintindihan ko naging reaksyon mo dati. Mahal na mahal kita, Mami. Hindi ko magawa magtanim ng sama ng loob sa inyo ni Daddy. Siya naman ang humalik sa magkabilang pisngi nito. Ang kanina'y nawawala na ng pag-asa na sarili ay muling nabuhayan ng loob. Kung ang mami niya'y natauhan at napagdesisyon ng paniwalaan siya, kahit wala siyang ebidensya, posibleng magiging ganun din si Art. Hindi siya bibitaw dahil nangako sila sa isa't isa na magsasama habang buhay bilang mag-asawa. Ang kakapitan niya ay ang pag-asang iyon at ang munting card na naglalahad ang nararamdaman nito sa kanya. Kung kailangan niya maghintay ay gagawin niya. Kapag naayos na nila ni Art ang tungkol sa kanilang dalawa,
ay sa kanya sasabihin ang tungkol sa anak nila. Kate Benavista, ang pangalang ibinigay niya sa anak nila ni Art. Ilang linggo rin siyang nanatili mula sa bahay nila sa Tarlac. Bumalik siya ng Maynila para mag-enroll muli sa susunod na pasukan. Papasamahin ka na namin uli kay Manang Lolita sa bahay natin doon. Sabi ng daddy niya habang kumakain sila. Wag na ho, sa bahay ho namin ni Arto ko tutuloy. Walang anumang sabi niya. Parehong tumigil sa pagkain ng mga magulang niya at nagkatinginan. Takang-taka siya sa nagireaksyon ng mga to. Huwag ka nang bumalik doon anak. Tutal wala na rin naman si Art sa Pilipinas, di ba? Baka matatagalan pang uwi nun. Kailangan mag-usap kayo ng masinsinan kasi nga dapat mong malaman na hindi. Pinutol ng mami niyang ama niya. Kung gusto mo ngang tumira muna roon, okay lang. Siguro naman makakapag-isip na rin yung maayos si Art habang andoon siya. Hahanapin natin ang may pakanan ng pinag-awayan yung anak. Mama, huwag na kayo mag-abala pa. Ako na po nga hanap sa kanya dahil kilala ko naman siya. Huwag niyo akong isipin. Ayaw niya may alalahanin uli ang ina dahil baka bumalik na naman ito sa dati. Pumunta nga pala si Art dito last month. Gusto niya kaming makausap pareho. Hindi ko kayang humarap sa kanya kaya tumanggi ako. Nakausap siya ng ama mo. Kaya nalaman naming aalis na nga siya pupuntang Europe. Hindi makatinging sabi ng ina. Anong napag-usapan niyo, Dad? Hindi may kakaila ang pananabik sa boses niya. Matagal bago nakasagot ng ama niya, inaalala rin yata ang presensya ng mami niya. I explained to him kung bakit hindi siya maharap ng mami mo. Saka lang din niya naintindihan kung bakit hindi pa rin kinakausap ng mami mo ang mama niya. He was sorry to hear that. Actually, nag-i-insist siyang makausap ang mami mo, pero ako nang tumanggi. He said sorry sa lahat ng bagay. Sorry tumantong ang lahat sa ganito. He was not ready to face you, kaya't hindi niya sinasagot yung mga tawag mo. He said sorry't hindi niyo nasunod ang pangako niyo sa amin ng mami mo. Makahulugan ang mga titig na ibinigay ng daddy niya. Gusto niyang pamulahan ng mukha dahil alam ng parents niya na may nangyari na talaga sa kanila ni Art bilang mag-asawa. I told him na hindi mo magagawa yun. I tried explaining for you. Ang gusto ko sana'y magkausap kayo pero umiiwas daw siya. Baka kasi may masabi siyang mga bagay na hindi na niya mababawi. Kapag tuluyan raw na wala ang sakit, isa kanya susubukang magkaharap ulit kayo. Imbis na malungkot dahil doon, ay nagkapag-asa uli siya. Hindi naman pala tuloy ang sinasara ni Art ang pinto. Baka nga makatulong ang pag-alis nito papuntang Europe para makapagmuni-muni to. Lahat na lang yata na pwede niyang kapitan na pag-asa. Kaano man kaliit iyon, ay ginagrab na niya. Yun na lang kasi ang tumutulong para ma-retain niyang katinuan ng isip. Sa lahat ng mga nangyari sa kanya, ay kahit siya sa sarili ay bilib na bilib. Kung hahayaan niyang sumuko siya, baka nabaliw na siya ng tuluyan. Nakangiting hinawakan ang mga kamay ng mga magulang. Ang mami niya ay nanatiling tahimik, kaya't nagsimula na naman siya mag-worry. Kailangan niyang ipakita sa mga ito na matatag siya. I will wait for Art, Mom, Dad. Kasal kami. Hindi ko siya susukuan. Kitang-kita niya ang guilt sa mukha ng dalawa. Naisip niya baka nagigilty ang mga to dahil sinisisi ng mga ito ang sarili dahil sa kasal niya nagsimula lang naman sa kasunduan. Mas lamang ang guilt na nakikita niya sa mukha ng ina. Hinawakan din ito ang kamay niya. Mahal mo ba si Art? Kasi kung hindi anak, malaya ka naman talagang mag... Mahal ko siya dati pa. Alam kong alam niyo yun kahit nung bata pa ako. Kaya wag niyong sisihin yung mga sarili niyo. Hindi niyo ako pinilit dahil kung napilitan lang ako, hindi ako papayag sa kasal. Pumayag ako dahil mahal ko si Art simula't sapul. Ang tanging pagkakamali ko lang dito ay nagtiwala ko ng lubos sa maling tao.
Ang taong yun ang sumira sa amoy ni Art. Walang ibang dapat sisihin. Tumayo ang mami niya para yakapin siya. I'm sorry. Pabulong na sabi nito na akala yata'y hindi niya maririnig. Determinado siyang mabuksan ang mga mata ni Art at makumbinsi itong pakinggan siya. Kahit nakakahiya'y pupuntahan niya ang ama nito para lang hingin ng address ng lalaki sa Europe. Kung hindi niya ito makontakt through phone or online, papadalhan niya ito ng sulat lagi. At kung maipon niya ang lahat ng lakas ng loob, baka maisipan niyang sundan ito roon. Hindi niya alam pero depende pa rin yun sa magiging resulta ng mga sulat na ipapadala niya sa asawa. Present time. Ayaw pa sana siyang iwan ng mga magulang na makauwi na sila sa bahay ng mga ito sa Maynila. Himalangang wala ng luhang dumadaloy sa mga mata niya mula nung umalis sila sa bahay ni Art. Mas lalo lang ikinabahala ng mga itong pananahimik niya. Kung hindi pa niya sinabing pagod na pagod siya at gusto niyang mapag-isay, baka tabihan pa siya ng ina hanggang sa pagtulog. Unti-unting minamumuong galit sa dibdib niya. Ang tagal niyang nagpakatanga at umaasa magiging maayos din sila ni Art kahit ilang taon na nga ang lumipas. Kahit siya'y awang-awa sa sarili, sinayang niyang 7 taong yun sa paghihintay sa wala. Kung hindi ba naman siya nuknukan ng katangahan, ay sana'y hindi pa niya pinaabot kahit 1 taon ng paghihintay sa lalaki. Gusto niyang magalit sa mga magulang, bakit hinayaan siya ng mga ito na magmukhang tanga? Saksi ang mami at daddy niya sa pagiging positibo ng pananaw niya, kahit ni minsan ay hindi pa nagpaparamdam si Art sa kanya. Sa kabilang banday, naintindihan niya rin ang dalawa kung bakit hindi nila masabi-sabi sa kanya na peke palang kasal nila ng lalaki. Masama ang loob niya. Bakit pumayag ang mga to na lokohin siya? Ang daming tanong, ang daming hinanakit, pero lagi sa kanya na naman niya inaibubunton ang pagsisisi. Biglang tumigas ang anyo niya na maisip si Micaela. Ang lahat ng kabutihang ipinakita noong iwan siya ni Art ay puro pakitang tao lang pala. May sarili palang layunin ang pinsan. Siya naman si Tangay naniwala rito. Kaya pala bigla na lang itong naglaho at hindi na rin nagparamdam pagkatapos niyang manganak. Siniguro yata ni Micaela na huwag niyang masabi kahit kaninong pagbubuntis niya. Lalong-lalo na kay Art. Bakit? Natatakot ba ito magkaayos sila ng lalaki kapag nalaman ngang buntis siya? Magkakaayos nga ba sana sila kung sinabi niya? Pagalit na ipinilig niya ang ulo. Wala nang saysay ang mga tanong na yon. Marami nang nangyari. 7 taon na ang lumipas. Ngayon siya nakadama ng hiya para sa sarili. Proud na proud pa siya ng daladalang apelyido ni Art. Kaya pala ini-insist ng mga magulang niya na huwag na munang palitan ang apelyido niya nung ipinagpapatuloy niyang pag-aaral niya. Ang akala niya gusto nilang gumraduate siya na apelyido nilang nasa diploma niya. Mabuti na rin at hindi niya hinayaang maghintay siya ng 7 taon na walang ginawa sa buhay. Sikat siyang interior designer sa buong Tarlac. Kahit sa Maynila ay siyang kinukuha ng mga kakilala ng mga magulang niya. Sinadya niyang ibuhos ang isip sa ibang bagay dahil baka nga tuluyan na siyang bumigay kapag nagbumukmok siya lagi. Kapag nasa Maynila siya, ay sa bahay ni Art siya umuwi dahil nga sa pag-aakalang kasal talaga sila ng lalaki. Hindi rin naman siya pinagbabawalan ng kahit sino na tumira roon. Hindi niya alam kung tagang walang pakaalam si Art sa bahay na yon, kaya't hinayaan lang siya. O dili kaya naawa itong paalisin siya roon. Hindi na importante ang dahilan nito sa ngayon. Ang mami niya ay tuluyang nanirahan sa bahay nila sa Maynila dahil na rin sa pakiusap ng ama niya. Ayaw kasi nitong naiiwan nito ang ina niya sa Tarlac habang nasa Maynila ang ama niya dahil sa mga negosyo nila. Dahil hindi na rin naman maasikaso ng mami niya ang taniman nila at lupa sa Tarlac, ay tuluyang ibinabahagi na ng mga magulang niya sa mga tauhan nila mga lupaing iyon. Ang tanging itinira ng mga ito'y ang bahay nila, ang malawak na lupain sa labas ng gate ng hasyenda nila,
ay pag-aari ng mga tauhan nila. Ang bahay nila sa Tarlac ay nagsisilbing bahay bakasyonan na lang nila. Mas marami siyang projects na nakukuha sa Tarlac dahil siya lang ang kilalang interior designer ng lugar nila. Mas napapalagi na nga siya sa bahay nila sa Tarlac kesa sa Maynila. Nagulat na nga lang siya nang ibigay ng mga magulang niya ang titulo sa asyenda nila sa Tarlac nung nakaraang taon. Isa rin sa pinakadahilan kung bakit mas madalas siya sa Tarlac ay dahil gusto niyang madalo lagi ang puntod ng anak. Malungkot na pinagmasdan niyang muli ang nag-iisang larawang meron siya ng anak. Kahit masakit na masakit sa puso niya na tingnan ang bangkay nito, ikinunan pa niya rin ito ng larawan habang umiiyak noon. Ayaw niyang makalimutan ang mukha ng munting anghel niya. Niya lang. Anak niya lang yun. Hinalikan niya ang screen ng phone niya. Kahit nang walang buhay ito na madatnya niya sa ospital, ay ilang beses niyang hinalikan ng sanggol. Kung pwede nga lang ay uuwi niya pa rin ang bangkay nito para lang makasama kahit isang araw lang. Gusto niyang maramdaman na naging ina rin siya kahit sandali lang. Saka lang niya naramdaman ang pagpatak ng luha niya. Walang sandaling hindi siya umiiyak kapag naalala niyang anak niya. Hindi kasi maalis-alis sa guilt ang puso niya. Inako niya ang lahat ng kasalanan sa mga nangyayari sa buhay niya, lalo na sa pagkawala ng anak niya. Mabilis na pinahid niya ang luha sa mga mata. Ngayon lang niya na-realize na hindi lang siya may kasalanan. Hindi tamang pagtakpan niyang malaking pagkakasala rin ni Art, kahit pasabihin galit to sa kanya dahil sa pag-aakalang nagtaksil siya. Kung totoo ang sinabi nito sa card na mahal siya ng lalaki, hindi ba dapat ipinagbigyan man lang siya nito ng pagkakataong magpaliwanag? Napatiimbagang siya sa naisip. Bakit hindi niya naisip na baka ang nakasulat din sa card na yon ay isang malaking kasinungalingan? Nagawa nitong lokohin siya tungkol sa kasal nila at malakas pang loob nitong kakuntsabahin ng mga magulang niya. Bakit naman siya maniniwala sa nakasaad sa papel na yon? Tumayo siya at kinuha sa drawer ang iniingatang card na hindi lang natupi. Kulang na lang ilagay niya sa frame iyon. Galit na pinagpupunit niya yon ng pinong-pino. Isa siyang hangal para kumapit sa isang papel na dapat pangasan nang hindi umabot sa kanya. Muli ay nagagalit siya sa naisip na maaaring sinadya rin ni Micaela na wag makansilang bridal gown na na-deliver sa kanya. Siguro ituwang-tuwa ito nung nakitang reaksyon niya na matanggap ang bridal gown pagkatapos sabihin lang sa kanya na pinakansala pala dapat yun ni Art. Pakiramdam niya ay nalusaw na lang bigla ang lahat ng nararamdaman niya para kay Art. Kahit noon pa man, alam niyang wala talaga tong pagmamahal sa kanya. Siya nga lang ang pilit na sumisiksik sa mundo nito at ginawa pang dahilan ang naging kasunduan ng mga ina nila para hindi niya maisip na pinipilit niyang sarili sa lalaki. Sana nga'y itinuloy niya lang nila ang paglayas noong gabi bago ang kasal nila. Pero hindi na niya mababago mga pangyayari 7 taon ang nakaraan. Ang tanging magagawa niya lang ngayon ay ipagpatuloy ang buhay at tuluyang kalimutan ang lalaking naging dahilan ng lahat ng pighati niya. At dito na po nagtatapos ang part 22 ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!